And they crucified him and parted his garments, casting lots, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, they parted my garments among them, upon my vesture they did cast lots. Yes, pray pa naman. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon, sa inyong patutuo, Lord, sa inyong ginawa dito, Lord, 2,000 years ago, na ngayong mga araw, Panginoon, ay nai-despise ng ginawa. Napakarami po nagtuturo, nasablay sa kaligtasan. Mga ginawa niyo parang ito'y religious thing na lang sa kanila. Hindi ito seryoso, hindi naalam kung ano talaga underlying reason, Lord, bakit meron ganito. And so we pray na kayo pong gagabay sa amin, hindi kayo matulad sa ganun. Intindihan namin kung para saan ito, Lord. Mahimay din namin ngayong gabi ito, Lord, nangyayari sa inyo 2,000 years ago. Maraming salamat sa pag-sacrifice. But may lamang po nga magagabay sa amin. Magpahala, Lord, at makita namin dahil na makita sa mga passages na ito, Panginoon. Kaya po malati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakapo na po. So, for the last how many months, no? Weeks, dito na po tayo sa pinaka talagang climax ng ating Panginoon. Alam natin, papatayin siya. But the events, bago po ito, ang dami na yung mga exciting na, diba, na yung mga paborito niyo sa Gospel, Matthew. Diba? So, dyan yung mga nagkatalo sila, nagdidibate, diba? Nagdidibate. Obviously, diskusyon. Saan ang Panginoon ay pinapatunayan na siya yung Panginoon talaga at dapat siya yung sundin natin. Yung mga aral na napakalalim ng iba, yung iba, simple lang din. Pero, kapupulatan natin ang aral. Diba? So, lahat yun ay may kinalaman, hindi lang sa buhay natin ngayon, kundi sa darating na buhay. Okay? Mga tapag nating namin mga bata, bata pa talaga. Hindi ko alam kung saan mag-isimula dito, pero ngayon, nag-usapan natin, end times na. Pero actually, naalala ko nung binata pa rin ako nun eh. Biro ni Pastor lagi. Sabi ni Pastor, hindi pag-usapan nga end times. Eh naku, huwag muna sana kasi si ano, mag-aasawa pa yung mga ganun biruan. Pero minsan, hindi mo masabi, alam ka namang pag darating yan, darating na talaga yan. At ang konsuelo lang ng mga bata, at kahit kami matatanda, di ba? Hindi kami, may maliit pa kami. Pero ang iniisip na lang namin, eh, ang unong gusto ng Panginoon mangyari, yun ang mangyari. Yeah. Ang maganda naman yan is, hindi naman ito yung pinaka-the best pa eh. Ay, ang sarap ng buhay, hindi pa ito yun eh. Kung titingnan natin, ito preparation lang lahat ito. Ang daming imperfection sa mundo, hindi ito ang ginawa ng Diyos para maging ultimate version of the world. No? Hindi siya totally nag-ahari siya dito, pero hindi totally. Maraming sumusuway sa kanya. Hindi napapatupad yung tamang batas. No? Even nga yung mga churches ngayon, dami na rin Kristiyano. Pag sinuma mo yan lahat, hindi mo actually masabi nga yung mautuwa ang Diyos dito eh. Masabi mo ba yun sa dami ng mga kulto na yan? Ah, mautuwa na ang Panginoon kasi ang daming Kristiyano kaysa Muslim. Yun bang comparison ng Diyos? Hindi. Okay? So, pero ito, nasabi ko lang lahat yun dahil ito na po yung culmination ng ating gospel. Eh. Kung saan, nakikita natin na kaya sa nagkatawang tao, hindi naman basta lang. So may dahilan din yun. Isa hindi ito. Para mahirapan siya, maranasan niya. For him to taste death for every man. Yung nasabi sa Bible. At in the past weeks, nakita natin kung paano, di ba, na dumating sa ganung tagpo na bakit ang Panginoon ay walang kasalanan, siya ay matuwid. Paano mangyayari na siya ay paparusahan? So, pero inisa-isa natin yon, talagang inalaw din niya, una yon. Ano pa nangyari doon? Talagang pinagplanuhan ng mga tao against the truth, against conscience, against lahat ng katinuan eh. Natupad yon. Napakahirap mangyari nung isang walang kasalanan ay mako-convict.
Pero para maintindihan natin sa mundo na ito, hindi nga nangyayari lahat ng ano. So banggitin ko na naman yung sa coronavirus na yan. May mga taong tinitingnan nila yung sinapahayag nila yung kanilang opinion, of course, kung ano nangyayari dito, di ba? So may nagsabi na ako, naniniwala rin ako doon na hindi mo lang kung saan talaga nagmula eh. Pero gagamitin ito ng gobyerno, especially nga ng Antichrist, para i-perform yung gusto niya mangyari. Na, alam na natin yun. Pero pag ang tao mga ngayon, kahit maraming Kristiyano ngayon, claiming na Kristiyano sila, kung napakalayo na, kung ito yung tinuturo ng Bible, ito yung sinuturo ng Bible, tapos ito na yung paniniwala nila, layo na, hindi malayo na mangyayari pa rin ito, matutupad pa rin ito. Kahit sabihin maraming Kristiyano ngayon sa mundo, kaya yung iba sabi, pre-trib daw, mara-rapture tayo lahat eh. Matutupad yan kasi mawala lahat ng Kristiyano eh. Sigurado ka. Kailangan mong alisin lahat ng Kristiyano para matupad yan. Kasi matala kung napakarami na iniwala sa pre-trib, diba? Kailangan mo bang alisin sila para maloko mo sila? Hindi na eh. Diba? Iusapan namin, ang linaw nitong turo na ito eh. Na ang darating mo na yung Antichrist, pag dumating Antichrist, he will make war with the saints. No? Tapos noon, lalakas pa lalo siya. Namatay siya, mubuhay magmuli, gagayahin niya si Jesus. Lalo siya sisikat. Isa-set up niya abomination of desolation. And then, yun niya, talagang great tribulation. And then, saka pa lang darating si Jesus. Yun ang malinaw na sinasabi sa Bible. Pero ano nangyari? Ang dami na iniwala na relax-relax lang sila kasi hindi, madating naman ang Panginoon eh. Bago mangyari yung mga yun. Ang dami. When we talk to people, especially, nga, nakakalungkot, mga pastor pa. Yung mga dito, medyo mas madaling ano eh, kausapin eh. Ito sinabi sa Bible, wala yun pala. So kaya hindi malayo, hindi nakakapagtaka kung paano mag-play out to. Na yung virus na yan, gagamitin. O kita nyo na, pag hindi kayo sumunod, o diba, na-stop natin yung virus eh. Kasi one world government tayo, nagkaisa tayo. O eh, ba't di pa natin gawin ngayon yun? Tapos may maisisi dyan, parang may nakita ko sa balita, yung isang pastor, parang tayo, di ba, matigas din ang ulo, nag-service pa rin daw, nagkaroon. Ang sakit. Ay, babalita ngayon yun. Akita mo na yung mga Kristiyano na yun. Yan ang kalaban ng San Putan talaga eh. Ganun ang mangyayari dyan, mag-play out dyan. Kaya, mangyayari ito mga kapatid. Kaya, gusto ko lang, introduction, para yun yung mga kwento natin ngayon dito. Bawat salita ng Diyos ngayon na pag-aaralan natin, i-mark natin, tingnan natin na mabuti kasi ito yung napaka-importante. Kung ikaw mag-share ng gospel, di pwede yung ano, yung soul winning sa'yo, exercise lang. Kailangan mo lang gawin. Hindi, dapat pag lumabas tayo, at lagi natin gagawin yan, ano? Ang objective mo talaga, maligtas tong taong to. Kasi totoo to yun, mangyayari dito, daming naloko na. Tapos pag chinig mo pa yung ibang ano, Kristiyano daw, ligtas daw, pag chinig mo, hindi naman pala talaga ligtas eh. Kaya seryosohin natin to, okay? So, tuloy natin to. Nagkita natin kung paano ang isang matuwid na tayo papatayin ng Panginoong Jesus. At may mga ibang bagay pa dito. Saan ba tayo huminto? Dito. So ito ay nagumpisa na, nahinusga na siya, tapos na tayo doon. Nahusga na siya, nakondem na siya sa batas nila. At greenant naman ng Roman government, yung kanilang yung kasinungalingan ng mga Udyo. At tuloy-tuloy na po yan from there. Pag nahusga ka na, yun na yun. So ito na yung time na isipin nyo kung anong iniisip ng Panginoon, yung mga disipulo niya, parang tayo kasi. Alam, pag disipulo ka, hindi ka naman lagi malakas. Naalala mo, naniniwala ka ngayon sa kung ano yung narinig mo,
Pero pag nag-play out na, na parang talo tayo, parang wala naman naniniwala. Anong gagawin mo? Diba, nag-unfold na to. Actually, sinabi, naghandaan na nga dapat nila to eh. Pero nakita natin last time, nagtakbuhan sila. Kung kailan kailangan sila ng Panginoon. Wala man lang magdidepensa sa kanya. Paano magdidepensa? Nagtakbuhan eh. Takot din. Sana may magsisigaw man doon. Hindi, hindi totoo yan. Diba? Kung inuusgahan na siya, wala, wala na. Kuyog siya, kumbaga. Dami sinungaling doon, inakusahan siya, wala na sumigaw na wala man lang sumigaw. Kasi takot, ganun yun sa mga Kristiyano ngayon. Diba? So, ito na po yung masakit. Sabi dito, and they plaited the crown of thorns and they put it in his head and the reed in his right hand and they bowed the knee before him and mocked him saying, Hail, King of the Jews! Niloloko siya. So, sinasaktan siya, nilagyan siya na siyempre, hindi naman corona, masakit, na pagsabihan last week yan, di ba? Tingnan ko yung bugambilya natin dyan, lalaki yun pala ng mga tinik niyan. E paano pa kung ano, yung mas, isang hymnal natin, di ba? E, yun daw talaga yun. Napakalalaki ng tinik. Sinasapak pa siya. Okay? So, both physical and emotional atake sa kanya. And they spit on him. Sino na duraan na dito? Di sinasadya. Naka-amoy na ba kayo ng dura? Ang pakabaho niyan. Oh, yung sarili niyong ano. No, tutulog kayo. Pero yung mga adult na, naku na, kung mabisyo pa yun, napakabaho ng ano niyan. And they mock him, ah. Sano tayo? And took the reed. Okay? Yung hinahawakan niya, pinahawak sa kanya. Okay, by the way, mahina na siya dito, ah. Inano na siya. Hinagupit na siya nung gabi. Okay, and they smote him on the head. Hinahataw siya, pinapalo. Imagine niyo yan. Matinong tao. Pinaparusahan ng ganyan. Walang kasalanan. Okay? Minsan tayo, maranasan natin yan. Wala kang ginawa, di ba? Okay, mga anak ko, minsan pinapalo ko yan. Pag may nagsumbong. Ito lang ginawa niya. Minsan, hindi ko rin alam talaga. Hindi naman ako all-knowing eh. Pero nagtiwala lang kung minsan sa nagsumbong. Tapos mapapalo ka. Kunwari, napalo ka ng wala kang kasalanan. Masama ba yun? Masakit ba yun? Sa damdamin? Wala kang ginawang masama. Ikaw yung pinalo. Diba? Stipe naman. Sobrang okay naman. Pero saklap nung bukod sa pinalo ka na, wala akong ginawa masama eh. Diba? Nag-ano yung ano mo, emotion mo, wala akong ginawa masama. Ako yung pinalo. Eh, lakas pa. Wala kang kakampi. Nakikinig ba kayo? Dapat minsan, maranasan natin ito ata eh. Hirap imagine eh. Alam niyo mo, maglingkod ka ng Diyos, maranasan mo yan eh. Sana hindi. Again, sinabi ng Bible, some of you will be persecuted, some of you will nakukulong, yung some of you will die. So, iba-iba tayo eh. Kasi sabi lang doon, may magdadanasan ka. So, at niloko ulit siya, they mock him, they took the robe, and put his own raiment on him and led him away to crucify. So, niloloko siya. Basically, ganun. So, anytime na maranasan niyo yan, anong isipin niyo? Unfair ang Diyos? Ganun ba? Well, sa school. Wala na pala school ngayon. Nabuli. Diyan kasi ang ano sa nabuli. Nung bata rin ako, naisip ko bakit may mga bully. Bakit ganyan? Eh, minsan di naman maisip na lahat ng teacher. Minsan, yung teacher din ang bully. Di ba?
So, ang dami mo yung maiisip mo yung sa buhay mo, ngayon kung kilala mo ang Panginoon, yung pinagdaanan niya, okay, again, para sa kaligtasan mo, okay, hindi lang sa impyerno, pero dito pa lang inaasal siya, ngayon kung Kristiyano ka, nananampalataya ka sa Panginoon, tapos konting persecution lang, na inasal ka lang, hindi mo na matake. Tama ba yun? Kaya ngayon, habang inaaral natin ito ngayon, dapat reflection natin dito, ang tindi ng Panginoon, yung pinagdaanan niya. Para lang sa akin, para lang maligtas ako. Ganyan ang dinanas ng Panginoon. Ngayon, medyo nag-ibang kwento dito. Sabi, and they came out, so siya na ipapunta na sa cross para i-crucify. Itong bagay na to, itong scene na to, ay nakikita natin sa, I believe, lahat ng gospel. Except yung Mark ata, kasi maikli yun eh. So, itong si Simon of Cyrene, alam niyo yung Cyrene? Saan ba yung Cyrene? Bandang ano daw yan eh? Africa. So, ito ay Negro. Sa kanila, hindi naman ano yan eh. Marami sa kanila talaga ng Middle East. Ngayon, na sobrang hina na ng Panginoon, eh siya yung pinagbuhat. So, anong lesson dito? So, minsan, tayo, mayroon tayong idea. So, kasi magbata ka. O, si kaya na ni nanay yan, kaya ni tatay yan. Diba? Ikaw pala niyan, ba't mautusan? Kaya mo naman yan eh. Minsan, ganun ang ano natin sa Diyos eh. Mga Calvinist. Ito, mag-pray yung Calvinist. Lord, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan. Inutusan mo ng Panginoon. Salib na tulungan ka lang. Tayo, ganun ako madalas, tulungan mo lang kami ganyan. Kami gagawa niyan eh, maging matapang kami. Okay? Kami gagawa niyan, Lord. Gabayan mo lang kami. Mag-ingatan nyo kami. Hindi ikaw ang gumawa, iligtas nyo sila. Palahin nyo kami. Nakikita lang dito, hindi masamang tulungan natin ang Panginoon. Diba? Hindi natin alam bakit si Simon eh. Siguro talagang hirap na siya. So yung idea na makapangyarihan ng Diyos, talagang makapangyarihan ng Diyos. Pero, matulad sa time natin ngayon, sino bang pinili ng Diyos para mag-preach? Bakit siya, ba't siya pa umakit doon? Anong ginagawa niya? Nag-relax? Hindi. Ginusto niya yung whatever reason, iniwan sa atin yung ministry. So, huwag tayong tatamad-tamad na, Lord, ba't di na lang ikaw? Lord, convict them. Kaya tamad kami mag-soul winning. Okay, kausapin nyo na lang sila. Mga sabay-bahay nila. No? Sana maligtas sila. Hindi ganun. So, dito tinulungan niya ang Panginoon, di ba? So, wala nang sinabi kay Simon. Yun lang. So, another lesson, minsan sa ministry, wala tayong minsan pangalan, di ba? Ano church nyo? Ayun, si, ano, sino yung pastor? Ilang ba kayo dun? So, balik nyo, hindi kayo, ano, takot sa quarantine. Okay. So, minsan, pero ito yung pangalan siya, di ba? Kahit paano, do wala na iba sinabi sa kanya. Sumunod siya, amen? Amen. Bear his cross. So, minsan, na tayo yung dami example sa Bible. Si Moses pa lang eh. And people of God yun eh. Bakit si Moses ang kailang mamblema doon sa mga Israelite na yan, di ba? Isipin mo yan eh. Pero, alam ni Moses, sige lang. Hanggang mamatay na siya. Si Joshua, later. So, tayo din, minsan makibuhat-buhat din tayo, amen? Hindi lang kayo nagbubuhat. Good night. At least, nag-earn naman kayo ng rewards. Amen? Wala pa nga tayo masyadong ano. So, yun po yung lesson dun. Ngayon, tapos agad yan. Mabilis yan eh. And when they come to a place called Golgotha, that is to say, a place of the skull. Okay, ito na yung pinaka, ano niya, crucifixion site. Alam natin yung mga Pilipino eh. Pero anong lesson na naman dyan? Siguro yung place pa lang, nakakatakot na eh. Siguro yung place of Pascal.
Yung sabi ng iba, parang ano daw kasi yung hill na yun, parang hugis boto daw eh. Ano ba yung skull sa English? Sa Tagalog? Bungo. Yung sabi nila, nakatakot. At doon siya iniwan sa labas ng city walls. So again, may lesson din doon eh. May prophecy yun eh. Sabi sa letter ni Paul, alimutan ko saan, sa Hebrews ata, no? He suffered without the camp. Hindi man lang siya nasa loob, sa labas. Kasi nga, marumi siya eh, nung yung kasalanan ay binuhat niya. At dito pa, ito yung meron na tayong mga seven last words, diba? Naalala niya yan? And they gave him vinegar to drink mingled with gall. And when he had tasted thereof, he would not drink. Okay? So kung alala niyo lesson dito, ano yung vinegar? Siyempre, hindi masarap na inumin. Inumin mo lang yun, wala ka na ibang choice. Kaya sabi nito, yung gall is, ito po yung something na nakapag-abdo, makakapait. Pero ito yung may daming effect. Nakaka-ano po ito, parang ano ba yun? Pampamanhid, ang tawag doon? Anesthesia, ganyan. So, yun daw ang dahilan po dyan, inaral ko rin, kasi sa ibang part, ininom niya yung vinegar lang. Pero yung vinegar mingled with gall, hindi niya ininom. Bakit? Eh kung mamamanhid siya, masaktan siya, dapat ininom niya na yun, di ba? Pero, ang sabi dito, mga theologian, tsaka I agree naman, wala nang ibang ano, kundi ang dahilan dyan ay gusto niyang maranasan lahat. Ayaw niyang maging numb. Talagang dinanas niya po yung hirap dun sa cross. Dahil napakasakit lalo nung pinako ka na. Tapos ilang oras ka nakahang. Diba? So hindi niya yun na ininom. And they crucified him and parted his garments, casting lots. Okay, so ano yung picture dito? That it might be fulfilled that which is spoken by the prophet, they parted my garments among them and upon my vesture they did cast lots. So, sino dito umatid ng lamay? Tayo naman, di ba? Ito naman yung lamay, lalo na yung mga medyo depressed area. Ano ginagawa nila sa ano, lamay? Nagsusugal pa. No? Kwentuhan. Okay na sana yung kwentuhan, pero ba't may sugal? No? So, ay nagiinom. So, anong picture nyo, pinipicture nyo, siniseryoso ba nila yung nakikita nila? Di ba sabi sa Bible, sa Ecclesiastes? Sabi doon na, sabi doon, it is better to be in the place of mourning than in the house of feasting. Bakit daw? For man shall take it to his heart. Okay? Kasi pag nakita mo may patay, anong isipin mo? Nakakita ka ba ng patay everyday? Hindi. Ngayon, baka magkaroon. Hindi naman, no? Pero yung ano daw, yung bubonic plague, yung black death, ay grabe daw yun. Na, bata pa ako, nabasa ko na yun kasi nga, nag-aralan ko si Isaac Newton. So, nangyari na yan eh. Talagang stay home din sila. Ang dami na mamatay. Talagang hindi na minimisa yun. Tambak mo na lang dyan. Kasi kung pamilya nyo, lima kayo, tatlo patay. Kaya dalawa. Okay? So, hindi masaya, di ba? So, may pag iniisip mo yung patay, di ba tayo? Iniisip natin ito yung buhay niya. Yung huling inatenda ko, ganun eh. You try to ngisip niya yung masaya sa kanya, di ba? Ito, kunwari, si Stephen. Mabait na bata si Stephen. Sayang naman. Namatay na. Di ba? Ano isipin niyo kung may nagsusugal doon? Di ba? Nagluluksa yung nanay, yung tatay. Di ba? Yung mga tao nagluluksa, iba nagsasaya. Anong kalokohan yun?
Pero alam mo, ganun-ganun nangyayari ito, lalo na ko naintindihan nila ito, righteous person. Alam nila yun eh. Parang minsan tayo din sa preaching, ako, naaasar ako pag ano kayo eh. Hindi nyo siniseryoso yung preaching. Hindi ko alam kung i-act ko dito eh. Nung bago ako nag-upis, parang yung pala naintindihan ko yun ah. Parang si pastor, minsan inaano na lang eh. Sama ng loob, pag ito, nakikita mo yung mga tao, yung ano yung ginagawa, sabi siya, may nag-Facebook pa doon. Ito, namatay siya, pinapatay siya. So, supposedly, itong sikat siya nun eh. Ang iniisip ng tao nun, grabbing injustice to. Sa taong to. Matuwid na tao, pinatay. Pinagkaisahan. Dahil lang sa inggit nitong mga to. At least, bigyan lang ng respeto, di ba? Alam niyo yung ginagawa natin ngayon, di ba? Alam niyo ba yung ginagawa natin sa modern times? Kesa pag may namatay na sikat na tao, nagluluksa yung... Anong ginagawa natin, di ba? Let's take a time of silence. Kahit paano man lang maalala niyo yung namatay. Ito, nagsusugan. Talagang... Pag nagsusugal ka, ano iniisip mo? Yung namatay? O yung kikitain mo? Pag nawalan ka pa, galit ka pa nun. Talagang sobrang mga sarili at karnal. Eh, gusto ko. Meron pala dyang ano, no? Meron dong ano. May pagsugal tayo dun. May patay dun, may pagsugal tayo para dumami pera. Grabe itong mga ito, no? At hindi lang yon, pati yung damit niya. Parang ginagawa dito, parang may ano ito eh, medyo may halong superstition. Amen? Alam niyo ba yung Catholic? Alam niyo ba yung ano yung ano daw niya? Yung mukha, kesyo yung mukha daw niya, eh, ano to? The Shroud of Turin. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba? Yung nagkakaguluhan yun? Hindi na mga spiritual na tao ba? Mga ano? Mga balik tayo ng spiritual. Mga karnal. Mga pagano. Ano may Jesus na yan? Ay, mayroon siya iniiwan. May bumukat yung mukha. Pwede ba bumukat yung mukha dun? Kasi daw yung dugo eh. Hindi babakat yun. Nagkakitaan lang sila nun. Pupunta kayo, dalawin nyo dito, buloy. Ganyan ang utak ng mga taong wala sa tamang pangunawa kung anong ginagawa ng Diyos. Dito, kaligtasan ay pinag-usapan dito. Bakit siya namatay? Supposedly, isipin nila yun. Naalala sana nila yung nabasa nila sa Isaiah 53 na mayroong isang tao na isusugo ng Diyos, they will take away their sins, pero itong bago mangyari yun, yun ay papahirapan. No? Ito ay masusugatan para sa kasalanan nila, natin. Ito, ano lang tayo, sugal lang, sugal. Wicked. Kasi yun ay sinabi na, yun ay hinula na pala. Okay. Move on tayo. Sabi, sitting down, they watch him there. So, meron daw sermon na yun ang title. Okay. Kasi ganun din yun eh. Bukod sa nagsusugal, yung iba hindi nga nagsugal, anong ginawa nila? Ha? Pinanood lang. Ang daming Christianity ngayon, ganyan, pupunta tayo sa church. Ano meron dito? Nood lang tayo. Hindi man lang na ano yung puso mo sa preaching. Hindi ka nag-isip. No? Parang minsan, Bible study, ganun din eh. Naisip ko kanina ba, dahil may application yun eh. Okay, natutunan natin ganyan, okay? Praise the Lord. Ano nga, gawin natin? Ano ba yung topic natin kanina? Ang dami palang churches na mali yung tinuturo, kaligtasan yan. Ano nga gawin natin? Wala lang. Kibit-balikat. Nasa halip na, alamin natin ano ba to. This is something serious. Pag importanteng bagay, nagkakamali pa yung tagapagturo, aligtasan, tapos mali, sablay.
tumatag na eh, panoodin natin. Siguro gagawa ulit ng miracle. Yung mga ganun ba? Ang ano daw ngayon, ang uso ngayon ay yung spectator, ano, ang mentality. Hindi nyo ba yun? Gusto ng mga tao, kaya marami kami dito, pupuntahan ka namin, church man yan, o ano man yan, gusto mo makikita kaming bago, may makikita kaming ganyan. And then after nun, walang conviction, walang commitment, wala rin expectation sa akin, umalis ako, ano inisip ko. Okay na yun. So, ganun sila. Pinanood lang sila. Di na inisip, di man lang tanong, dapat ba pinatay ito? Alam natin, di mga nainggit lang yun. Dapat may ginawa tayo. Hindi. Ano lang sila? Nanood lang sila. At ito namang isa, hindi na binanggit dito, pero yun ay nakita natin, di ba, nagganon yan, is yung governor, and then nag-aalit pa yung high priest. Huwag nyo isulat yan, pero ang naisulat po dun ay this is Jesus, King of the Jews, which is supposedly accusation, pero pwede mo na itigas actually positive. Kasi really, this is the King of the Jews. At hindi ito yung Jews na mga unbeliever. No? Yan ang ano rin sa pag-tinake mo yan, sa mga dating turo, ganun eh. Siya ang hari ng mga Hudyo, racist, yung race na yun. Yung laging, pero hindi, actually, tayo yan, mga Kristiyano yan. Kaya tingnan nyo yung hari nyo. Kung siya ay nagpakahirap sa atin, nag-sacrifice, nagmahal enough para siya ay i-undergo yung sarili niya. Hindi lang sa cross, later sa hell. Okay? So, okay ba? Masyadong overload, no? Masyadong mabigat. Pero alam na natin yan, eh. Ang pwede na natin gawin, mga bata, isipin nyo rin yun at least. Nakikita nyo, alam nyo yan, ang ginawa ni Jesus para sa inyo. Amen? Amen. Alam nyo dapat yun. Sa Diyos, nagkatawang tao, walang kasalanan, tapos pinako sa krus. At least, maamano na yan sa utak nyo. That is something very special. Malungkot na masaya. Okay, malungkot dahil ano to eh, violence. Kasalanan, laban sa Diyos. Pero ang kalalabas ito ay maganda. So, papaling yung ating attention sa bakit may magnanakaw. Eh, syempre, ang katotohanan nito, yung pinapalusahan ng ganito talaga, yung mga masama. So, alam natin, ang Panginoon, di masama. Syempre, may mga makakasama siyang masama. So, ano lesson doon? Minsan, nasa job po ako ngayon eh. Ang ganda ng job na libo. Paulit-ulit sila doon. Minsan, ang mahirap sa atin, pag may inakusahan, di ba? Napansin mo itong mga tao, yung buong business ng press, umiikot-ikot minsan sa ganyan eh, sa mga away ng usino. Ay, basahin natin to. Bumili tayo ng dyaryo para malaman natin ano nangyari sa buhay ni ganyan. Showbiz man yan, or politika, o show, ano ba yung pinagsinama yung pelikula? Polikula. O ganyan, kumikita sila dyan. Alam nyo na siguro yung business na yan. From that time na, walang ano dyan, walang talo eh. Ayun, nagdadagdag pa yan kasi nakita nila, ay, pinag-uusahan pala yung buhay na ibang tao, may ano pala yan, kita. No? Pero gusto ko lang sabihin, alam nyo ba yung mapansin natin? Paano mo masabi kung ito yung may kasalanan o hindi? Yan ang gusto kong malaman natin eh. Or pag-isipan natin. Pag nagkwentuhan na yung ano, nag-away si ganyan, si ganyan, nag-away, nag-iwalay. Si Senator ganyan, again sa ganyan, nagbatikusan sila. Alam mo nyo, mapansin nyo, ang hirap minsan ma-determine kung sino yung tama at mali. Tapos yung mga tao, mag-take na ng sides. Sinong tama, sinong mali? At yung Book of Job nga, ganun din. Sa Book of Job, ganun. Nasabi ni Job, wala akong kasalanan. Nusinti ako, sabi ng tatlo, tapos yung isa, may kasalanan ka, hindi ka pa umamin. So, Panginoon, isa siya dun sa mga, parang kumbaga sa, ano,
kwento, isa yung pinag-iisipan, masama ba to? Hindi, masama ba to? Masama. Sa panahon natin yan, ito, nakikita ko sa Christianity ngayon, minsan kaya ang dami na rin peke, kasi minsan ang Panginoong Jesus, eh, usang-uso na siya sa Pilipinas eh. Di ba, parang, ayaw mo nang pag-isipan, masama. Oh, syempre, Panginoon yan eh. Kaya ngayon, hindi natin pinag-uusapan yung nagalit siya, yung sinabi niya yung matalim na salita. Ayaw natin pag-usapan yung kasi, ano eh, controversial, tsaka ang hirap ma-determine, tama ba siya doon o mali? Sa matalang kilala mo ang Panginoon siya, Panginoon, eh, dapat, kung yung ginawa niya, yun, tama. Kahit pa again sa ating mga inclination sa ating mga tao, ay, masama yung sumigaw. Ha? Kailan pa? Hindi ka magulang siguro, no? Masama, hindi masama sumigaw, hindi masama magalit lagi. So dito sa tagpo na to, ang hirap ma-determine kung ikaw ay hindi marunong. Pero kung alam mo ang Panginoon, kilala mo ang Panginoon, it is possible na maibilang kasama-sama, pero ikaw ay mabuti. Naintindihan niyo yun? So ngayon, huwag din tayo mabilis mag-judge. Isa yan sa importanteng ano, makukuha niyo sa buhay. Kaya minsan ikaw ay mag-judges ng magko-condemn ka ng ano, ng mabuti. Ngayon, yung kanina pinag-usapan natin, siya ay mabuti, pinatay siya. Ah, di ko gagawin yan. Maniwala ka, maraming tao ngayon na guilty dyan. Okay, innocenting tao, siya pala yung matino, bakit ko siya inukusahan? Kasi dahil lang sa feelings mo or sa association mo, pwede rin ganun. Ito, ganun yung makikita natin din, mga Hudyo eh. Eh, lahat ng Udyo against sa'yo and therefore against ako sa'yo. Eh, Udyo ko eh. Kailangan ba talagang gawin yun? O dapat mag-isip ka muna, ano ba ang katotohanan dito? Sino ba yung may kasalanan dito? Okay? Kasi totoo, kasama siya ng mga masama, ng mga magnanakaw. O ibig sabihin ba, no, magnanakaw na rin siya, masama na rin siya. Iba, doon lang nakatingin eh, sa surface lang eh. Ay, bilanggo, lahat yan, si Raul yan, lahat yan, guilty. Okay? So, another lesson, napakamagandang ano natin, pag-isipan natin. Hindi laging nakusahan ay masama. Hindi laging bida ay hindi na makakusahan. Minsan, darating yan. Amen? At actually, minsan, pag talagang righteous ka nga, talagang darating ka dun. Pagkakaisaan kayo. Okay, ngayon. So, hindi tumigil doon, hindi lang yung mga soldiers ang nagkaisa sa Panginoon na laitin siya or asarin siya. Ito sinasabi ditong, and they that passed by reviled him, wagging their heads. So, bukod sa mga thieves, yung mga dumadaan-daan lang. Kasi again, nasa labas ng city yung ano eh. Yung anong yan. Golgota na yan, no? Ibig sabihin ng revile. So, bakit siya ni-revile? Lahat ba ng tao na dumadaan doon, kilala siya necessarily? Doon actually, sumigat siya ng may time ngayon eh. So, maaaring nga, pero ano, hindi. Pero still, ano yung revile? Parang? Kinutya. Kinutya, yan. Very good. Inaasar, di lang inasar, parang ang baba ng tingin sa kanya. Yan! Kasi ganyan ka eh. Ganun din yan. Again, hindi nila alam yung ginawa niya at hindi niya ginawa by just virtue of the fact na siya ay nakapako and therefore masama agad yan. Ganun ang tao minsan. Ano yung wagging their heads? Iling-iling. Alam mo yun sa mga aso, di ba? Pag wagging their tails. So, ano sinasabi ko dito? Parang baliktad na baliktad eh. Yung naintindihan lang nito, matinong tao to, nagsakripisyo siya kaya siya andun. Dapat admiration ang mai-feel nila kay Jesus. Pero dito, kabaliktaran. So again, ang lesson dyan, bukod sa don't judge, alamin mo muna agad, okay? Don't judge readily, okay? Later, mag-judge ka ng righteous judgment. Pero huwag kang ano, nakita mo lang, eh, ganito tong taong to. Eh, dahil hindi mo alam minsan, mga righteous pala yan. And saying, thou destroys the temple and buildest it in 3 days, save thyself if thou be the Son of God, countdown from the cross. So, medyo natake lang sa isang preaching last time, di ba?
So, again, ito ay may misunderstanding. Sinabi niya ba yun? Sinabi niya yan. Okay, pero ang pinakamalaking misunderstanding doon, hindi yung sinabing temple na ano. Okay, una yun. Hindi yung tinutukoy niyang temple, ay yung, alam mo na, yung building. Ang tinutukoy niya doon ay yung kanyang katawan. Okay? So, misunderstanding sa part ng tao na misunderstand nila ang Diyos. So, lesson doon. So, pag may sinasabi ang Panginoong Jesus, kaya nagbabasa ka ng Bible, huwag mo agad iyak, ah, yan ang ibig sabihin, yan ang sinabi niya, nakita ko, yun ang... Hindi ganun, nalalim lagi yan. Amen? Para hindi tayo mabilang dito sa mga to na mali ang kanilang judgment sa Diyos. To the point na, sa halip ng ina, admiration, kumanga sila sa Panginoon sa kanyang sakripisyo, eh baliktad, they reviled him. Kasi hindi sila nakaunawa. Ang hirap ng ganun. Okay, so hindi natin tapusin to. Gusto ko lang pinpoint dito is, again, ang Panginoon, nagtuturo siya. Lahat ng ginagawa niya at hindi niya ginagawa, lahat ng sinabi niya, hindi niya sinasabi, may pakabuluhan siya doon. And therefore, tutukan natin yun. Amen, mga bata? Amen. Yung church sa inyo dapat, yun ang pinaka-importanting time sa inyong linggo. Kasi paglabas yun na naman, puro kalokohan na naman, lago, sinungalingan dito, mamalaki doon. Pag nakikinig tayo sa salita ng Diyos, purong katotohanan yung narinig natin. Yun yun. Okay, so ngayon, nawa, meditate natin ng mga narinig natin. Ganda ngayon. Marami tayong time, di ba? Lalaki mga bata, pero itong mga to, tuloy-tuloy kasi aral na ito eh. I-meditate niya yung ginawa ng Panginoon sa atin. Magpapalain ka ngayon, mas magiging matalino ka sa mga bata. Yung mga ginawa dito, yung mga prinsipyo behind this story, hindi lang ito basta story. Kinalaman ito sa buong buhay natin, buong history, in the past, in the future. Meron itong kinalaman. Amen? Kailangan po, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita, Panginoon, ginawa niyo sa cross. At even before that, Panginoon, mga sakripisyo, pagtuturo. No, makita namin, Lord, kung paano perfect ang inyong pangungusap sa amin even na 2,000 years ago, Panginoon. Nag-aaralan namin itong ginagawa niyo at ginawa niyo. Kung para saan ito, intindihan po namin. Nawa, we pray na kung gagawin sa amin ang inyong pagmamahal na pinakita dito, Lord, sakripisyo, Lord, ang magkabay rin sa amin. And times na kami po naman po ay makakaranas din ng konting persecution at konting misrepresentation. May po yung usigin dahil sa pananampalataya, Panginoon. So, we pray na magagabay na. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Gabay niyo po, Lord, kami at poprotektahan niyo po, Lord. Sa time na ginagawa naman namin ang inyong kalooban, but that's what happened to you, Lord, ay mga tao ay against sa inyong kalooban. So, they go against us, Panginoon, personally. So, we pray na kayo po lang yung malalati lang sa aming buhay as we study and live the life that you have pinahiram niyo sa aming Panginoon. Kaya kung malalati, Panginoon, we pray also for crisis nga po, Lord, nangyari dito, Lord, na makita namin ang positive dito, hindi yung negative, hindi kami mawala ng pag-asa. Marami rin kami nakikita ang magandang bagay. Again, natakil namin last time. Kayo ang makita namin dito, Panginoon, ng pagkilos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.